Video nga pa. Ano? Nakatapos lang ng live namin, mga batang helmet. At napakaswerte po ng mga viewers natin kanina sa ating live dahil nakasama natin si Prof. Doc Shelo Magno, no? Parang ako kinabahan. Oo nga eh. Pwesto, pwesto. Hello, Doc. Good evening po. Hi, Grace. Hello, Doc. Itatapat ko na po kayo, Doc. Ay, nawala siya! Ayun ba yan? Ay, sorry po, Doc. Hysterical ako. Ay, ito po, ya. Harap ko na po kayo, Doc. Ito na po sila. Dagdagan mo na. Nakita ko ba, video ka pero? Ito mo nga, iharap. Ano ba naman yan? Diyos ko, kahiya. Kahihiya naman. Kariwari na, alim ka naman, video ka pero. Makakariwari naman yung nakita. Dok, game na po kayo. Ayan. Ano? Dok, naka-live na po kayo. Ay. Mabilisan lang yon at in-invite tayo, video ka par, sa gig nga, bukas yan. Pero syempre, diba, sino ba naman tayo para akyatin sa live ni Prof. Doc Shelo Magno? Woohoo! Kaya maraming salamat syempre kay Prof. Doc Shelo Magno. And abangan nyo yan ha, July 5. Mm-mm. Yoga Par, ang YouTube channel ni Prof. Doc Shelo. Yes. Talagang... Subscribe! Yes! And talagang dyan talaga magkakaroon ng mga palitan. Mm-mm. Ng mga argumento, Yoga Par. Tinggil na rin sa mga social issues, mga political Mm-mm. issues, sa economic issues ng bansang Pilipinas. Mm-mm. Pero syempre, mga batang helmet, today is a very, very happy day sa lahat ng mga bagong pasok sa channel. Please don't forget to click the subscribe button, tiny bell, para lagi ka updated sa lahat ng mga inaya para sinasawsawan namin ni Yoga Par. Ito na nga, Yoga Par. Mm. And papasalamat din ako sa mga viewers natin kanina kasi talagang... Naghintay sila. At saka, naku, ang saya-saya lang talaga dahil yung request nila is request granted! Nakakahiyat lang ako pala mag-upload, no? Pero ito na kayo sinasabi ko kanina, mga batang helmet, na may i-upload na TikTok vlog po si Prof. Doc Shelo Magno. Eto, panoorin nyo! So kinumpirma na nga po ni Senator Riza Ontiveros na si Mayor Alice Guay isang peking Pilipino. Alam niyo po, susundan natin tong teleserye ni Mayor Alice Guay. Ilang bagay yung pinagtatakhan ko kasi binanggit niya na yung perang ginamit niya pambili ng helicopter, pambili ng luxury vehicles ay galing sa tatay niya sa China. Ngayon, ibig sabihin, nagpapasok ng milyong-milyong salapi si Mayor Alice Guo dito sa Pilipinas. Bakit hindi natutunugan ang ating Anti-Money Laundering Council? Hindi ba may certain limitations dyan na pag nagpasok ka ng ilang milyon sa Pilipinas, napaflag na agad ang AMLAC? E kaya naman pala hindi tayo matanggal sa gray list kasi itong si Mayor Alice Guo, kung hindi pa nag-imbestiga, si Senator Rizzo Ontiveros, ay hindi natin malalaman yung scheme niya na to. Isa pa pong napansin ko nung ini-interview siya ni Karen Davila, medyo nag-hesitate siya sa mga magkano niya binenta yung lupa sa Pogo operation. At medyo binabahan siya sa DIR. Naalala ko dito yung kaso ni Al Capone, yung isang kriminal sa US na nakulong dahil sa tax evasion. So sana yung Bureau of Internal Revenue natin naghahanda na rin ng kaso ng tax evasion kay Mayor Alice Guo. Nakita na rin po natin yung iba pang kriminalidad na related sa Pogo operation. Nandiyan ang prostitution, nandiyan ang human trafficking, nakikita natin sa TV yung mga patayan at kidnapping na related sa Pogo. Kaya naman po, last year pa, talaga naman nag-submit na si Senator Win Gatchalian ng rekomendasyon sa palasyo na itigil na ang Pogo. Kaya pinagtatakan ko rin, bakit despite the recommendation ni Senator Win Gatchalian, hindi pa nagkakaroon ng pronouncement sa Malacanang na itigil ang Pogo sa Pilipinas? Baka naman may iba pang nakikinabang sa Pogo operation sa Pilipinas. Alam natin na sumabog yan noong panahon ni Duterte, pero ngayon po, 39 na lang ang registered Pogo sa PAGCOR. At alam natin na kahit nagkikreate yan ng trabaho sa kapwa natin Pilipino, majority, mahigit sa 50% ng empleyado sa Pogo ay mga Chinese. In fact, sa building nga po ng Office of the Vice President, puro Pogo operations din. Di natin napapansin, no? So, ito yung pinagtatakahan ko. Lahat ng kriminalidad na related sa Pogo, hindi naramdaman ng iba't ibang government agencies. At ito, isa lang na-discover natin, itong si Mayor Alice Guo. So, sana pagkatapos nito, no?
magtuloy-tuloy pa at itigil yung iba pang legal at illegal na operasyon ng pugo sa Pilipinas. Kasi sa sumat total, mas malaki po ang damage na dinadala ng pugo sa Pilipinas kaysa sa benepisyong na idudulot nito sa atin. Benepisyo, nagbabayad sila ng tax yung mga registered. Nagkakreate ng employment para sa mga Pilipino. Pero ganun din, yung cost ng kriminalidad na dinudulot nila, pinapataas din nila ang cost ng property. Isipin nyo, kung kayo nagtatrabaho sa BGC, at halimbawa puro pogo operation dyan, kukuha sila ng mga renta ng condominium, tataas ang rent sa condominium. So, imbes na makakuha kayo ng condominium at makatira sa Makati or sa BGC, pero dahil maraming pogo operation, mapipilitan kayong humanap ng lugar na mas mura yung rent. So, imbes na sa Makati or sa BGC na kayo nakatira, pupunta kayo ng Bulacan dahil mas mura yung rent doon, di ba? So, araw-araw kailangan yung gumising at magbiyahe mula Bulacan papasok sa trabaho sa Makati or sa BGC. So, kung iniisip nyo, walang direct effects sa inyo yung pogo operation, meron po, pinapahirap nito yung buhay nyo. Kaya sana sa investigasyon na to, ay maitigil na ang pogo sa Pilipinas unless may mga malalakas na protector ng pogo sa Pilipinas. Alam naman natin nung previous administration nangyari yan dahil talagang finacilitate ang entry ng pogo sa Pilipinas. Pero ibang administration na, pero nagtataka tayo, ba't hindi pa rin kumikilos? O diba? Mm-hmm. Ano ba? Ang tama ba yung narinig ko? Ano? Sa Office of the Vice President na building, may pogo? Mayroon daw eh. Hindi napansin? Grabe ah. Kung saan nakalagak ang Office of the Vice President, may pogo? At ito na nga, videographer, di ba? Yung mga sinabi ni Prof. Doc Shelo Magno, yung sa US din, no? Videographer, talagang mapapaisip ka. Grabe, no? Kaya pala hindi tayo naaalis dun sa ano? Gray list? Sa gray list. Tsaka, sabi nga ni Mayor Alice Goo, yung mga pinambili niya ng mga chopper, ng mga ano niya, galing daw sa tatay niya. O, isan nga galing yung pera? Kaya nga. Saan galing yung pera? At saka, tiga saan ba talaga yung tatay niya? At saan ba talaga yung trabaho ng tatay niya? Tsaka million-million yan eh. Ako-question talaga. Talaga? Pero bakit hindi na-question? At bakit ngayon lang, buti na lang talaga, andyan si Senator Risa Hontiveros? Yun na. Sige, wala kay Sen. Risa. Wala, mapapalampas na naman yan. At dadami ng dadami. Yes, manganak sila. Di natin alam, pogo na yung kapitbahay mo. Kaya pala? Diba? At saka, diba, Pinchogapur? Ilan na yung mga nag-i-interview sa akin for corporate nurse or company nurse na pogo pala sila? Nangangailangan, diba? Ang laki ng bigayan. Sa kanila na lang yun. So, masasama pa ako doon sa raid. O, diba? Bibigyan ka pa daw ng ano, susi ang bawat kwarto. Bibigyan daw ako ng susi ng bawat kwarto. Ano, bakit? Ilan pa ba yung clinic nyo? At saka ilan pala pag ba yung building? Nakakaloka, videographer. Ikaw lang ba doon sa lahat ng building, sa lahat ng kwarto? Paano kaya yung videographer, no? Kung tinanggap ko yung offer, edi vlog-vlog ako doon. Tapos pag nahuli ako, nasama na. Ayoko. May pera ka. Diyos ko, videographer. Tsaka diba, parang stay in sila eh. Oh. Yun pa yung isa pala, mga batang helmet na nakalimutan ko i-share sa inyo. Halos doon sa mga nag-interview sa akin, stay in ang gusto nila. Merong isa na stay out, pero parang 12 hours yung duty. Pero the rest, talagang gusto nila stay in. Naku, no? Sa inyo na yan. Pero ayan nga, buti na lang talaga, nandiyan si Prof. Doc Shelo Magno para explain sa atin, ipaliwanag sa atin yung mga ganap talaga. Tsaka, buti na lang talaga may nag-explain sa atin. Tsaka bakit nga ba hindi siya naaalis? Hindi siya pinagbabawal? Bakit nga ba? Tsaka bakit parang na-normalize na si Pogo? At tsaka teka lang, yung sa Island Cove, bakit parang hindi yata ganun kaugong? Puro na lang pambantay lang, porak Pampanga yung narinig ko. Itong sa Island Cove, asan na ba? Eh baka wala naman talaga. Eh, meron nga yung nag-interview sa akin, diba, sa Makati? Wala naman ding balita about dun. Pero, Pogo company sila. Diba, sabi nga, meron pa daw nasa listahan. Pero mo ang okay naman yung nasa listahan. Aba? Pero kung ganito naman, na sinasabi nga na maraming pangit na epekto, bakit hindi alisin? Tsaka, bakit hindi ipagbawal? Tsaka videoga ba? Bakit okay? Anong maganda doon? May tinutorture eh. May nahihirapan. Tapos may human trafficking,
may aquarium. Maganda ba yun? Naku, mga kabata helmet, comment down below nyo na dito kung ano masasabi nyo. And comment down below nyo na rin kung ano yung feeling nyo for today's live, di ba? At magkita-kita tayo bukas sa Bourbon niya sa may P. Burgos Street, Makati Avenue yan. Mm-mm. Bourbon, mm-mm, yung name ng bar. Kantahan yun. Oo. Sucks. Your sucks. Ano yan? Ano? New Wave 80s, no? Yung tutugtugin nila, Proctoxelo. Your sexy economist. So, ayan, mga bata helmet, stay happy, stay healthy, and stay safe tayo as always. Sabi ko, Miss Nabuhay, yung nag-helmet din ang bukit, it's getting better every day. God bless everyone. Bye! Mega love shout out sa mga kasama natin sa live. Yes. Sa mga hindi ko mababanggit, sorry po, pero, syempre, Nanay Maxima Robles, mm-hmm, Aish Teru, mm-hmm, Sir Lamsi Maiser, Ramon Chan, yes, Sir Makabayan Dudes, Sir Tacoma, tama Mac ba? Arthur? Oo, Mac Arthur. Si Sir Ven? Sino pa yung mga nakakuntunan na? Quizzes? Ha? May quizzes kanina. Si Quizzes? May quiz daw sila. Oo, sino pa? Basta! Basta yun. Si Sir Phonograph, and my music. Ayan. Yes. Tsaka, syempre, sa mga silent viewers. Oo, sa mga silent viewers. Kasi 10,000 yata yung mga nanonood kanina. Mega love shoutout sa inyo at maraming maraming salamat po. Tara na! Ano yan? Ginagawa New Wave! Mo? 96! Huh? New Wave! Yun ba yun? Uy! Nahulaan ni Aish Teru! Ay, di ko na po! Wala na yung po! Yung isa lang! Yung isa nga? Yung isa hindi! Hindi niya na ano. Lalalala! Oo!